Ano ba yan? Okay. Sa ngayon, Dok, mas kumikita ang mga katulad nyo. Kasi dumadami ang mga lalaki ngayon na nagpapa-breast aug na rin, no? Madami. Yes. Madami. Sa isang buwan, Dok, nakakailang pasyente kang lalaki? Iba-iba eh. Merong 10. Ay, talaga? Ang dami na, no? Actually, mas marami yung... Ay, talaga? Itong past few months, mas maraming lalaki. Kaysa sa baba? Totoo, totoo. Talaga? Grabe, no? Pero ito yung mga talagang babaeng-babae na itsura. Hindi, hindi rin. Hindi rin? Hindi rin, hindi rin. Mas ko baka meron mukhang boksingero doon pa, friend. Meron, yes, meron. Ah, talaga? Meron, no. Meron. Ah, ayan, boksingero. May papasok na boksingero. Mukhang boksingero. Pero, Dok, ano yung pinakamalaking size ang nagawa nyo na? 600cc. Ay, gaano ka lang? Oh. Dapat parang dala kayo ng ano, sample? Ay, yung mga sample, nga. Next time, next time, may mga... Pero saan gawa yung mga ganun? Usually, yung gumagawa is US, mm-hmm. Brazil, mm-hmm. France, and China. Oh. China lahat, meron sa China eh. Ay, talaga. Kahit ano meron. Oo nga. Oo naman. Nose implant, breast, lahat. Oh, makarami dun. Yeah, yan ang... Pero siyempre, ang ano niyan is depende sa patient kung ano yung gusto niya. Kaya lang yung sa China, nakakaano, no? Baka biglang mga anak. Ako, alam mo, sa to lang, ha? Gusto ko, eto, pagsamantala ako yung pagkakataon. Alam nyo, pagka may nakita akong ano, kunyari, transgender, no? Yung mga kapatid natin, mga bading, di ba? Pag nakita mo yung dibdib nila, parang natural na natural. Ganun talaga. Nag-a-adapt kasi yung skin, eh. Parang habang tumatagal, yung skin nagiging elastic. So una, parang matigas. Siyempre, di ba? Parang ganyan lang. Parang nakatumpok na. Habang tumatagal yan, yung skin nila nag-loosen up, parang ganyan. So bumabagsak ang implant. So pagtagal, mga 1 or 2 years, minsan 3 years, mas magandang tignan. Nauso yung mga, ano yan, breast aug na yan, nung nauso yung pito-pito movies. Sila Maui Taylor. Pito-pito movies. Pito-pito movies, mga ano lang, mga, kumbaga ngayon, parang pinaganda ngayon, indie. Parang gano'n. Pero ngayon, mga... Ginagawa sandaling time lang. Yung panahon ng Seiko, di ba? If it is from Seiko, it must be good. Nauso ng mga bold noon ng Seiko. Di ba? Ganun yun. Napanood ko yung gamitan ni, ano, ni Maui Taylor, nakahiga na siya ganun, pero tayo-tayo pa rin yung kanyang dibdib. Di ba, the tendency kasi kapag ka natural, dumadapa din siya, humihiga din siya. Yes. Normally, dapat pag nahiga, babagsak to the side. Oo nga. Yung sinasabi ko kanina na, if you put a big implant on a small lady, eh talagang nakaganon lang yun. Kasi yung cavity, yung gagawin mong mga bahay niya, dapat maluwag, dapat naglalaro yung implant. Dok, yung mga transgender, tapos malalaki na yung dibdib nila, may feeling ba yun? Yes, meron. Meron. May feeling. May feeling, ano yun, feeling na nararamdaman. Sensation. Sensation. Sabihin natin, hindi niya kayang sabihin eh. Ako kaya ko talaga. Sensation. May sensation ba yung Dok? Meron, yes. Ah, talaga? May pakiramdam pa rin. May pakiramdam pa rin. Pero ang pangit naman noon, di ba? Kasi ang laki ng dibdib nila, tapos ang nipo nila, panlalaki pa rin. Yun. One of the limitations. Yeah. Hindi ba pwede palakihan yung nipple para magmukha din nipo ng babae? Hindi. Ay, hindi na? Hindi. Para, sige, gusto mo ng nipple, kuha tayo ng nipple sa aso. Nakakaloka dito ito, mom. Ito may nag-uusap. May nagtatanong, what is silicone? Silicone is yung implant na nilalagay natin. Ayun. Yeah. Actually, pero isa lang it's a gel. Gel. Sa nose kasi, black yun eh. Okay. Ito, gel. Silicone gel. Mm-hmm. Kaya malambot siya. Okay. So yun lang ang pwedeng ilagay sa dibdib, Dok? Before, yung saline. Saline is water lang yun eh. Okay. Ang laman ng implant is water, saline. Ay, naku, nakakatakot naman yun. Hindi, actually, mas safe siya dati. Ang problema doon is, nagli-leak yung water. So pagtagal, nawawala yung breast ulit. Lumilet ulit. Pero pag nag-leak siya, delikado ba siya, Dok? No. Hindi delikado. Kasi na-absorb lang ng katawan. Kasi tubig lang siya. Ordinary water? O tubig poso? Saline. NSS. Sa dextrose. Kaya tanggapin ang katawan natin. Kaya tanggapin, yes. Kaya maski mag-leak, okay lang. Ano yun? Wala nang ganun. Hindi na gumagamit ng ano yun. Ng yung ganun, yung saline. Pero ngayon, mga silicone na talaga? Silicone, yes. Silicone. Di pa, pero mayroong malambot na silicone, mayroong matigas.
O pare-pare lang texture niya? No, no. Totoo. Tama yon. Tama yon. May matigas, may malambot. Depende sa gumawa. Depende sa nagmamanufacture. Yung sa lalaki naman na... Dok. I mean... Ba't kinakout mong dibdib mo? Ano, gusto mong palangin siya? Nakita ko eh, kinakout yung dibdib niya. Ano na yung question? Kalimutan ko na. Does it last forever? I mean, how long is for, ano, the time yun is, yung implant is for life na yan. For life na. I mean, forever na. Hanggang sa mamatay ka na. Hanggang mamatay ka na. Mas lalaki sa kawala kaysa. Lalaki sa babae, sa kababae, pinag-uusapan natin doon. Yes, pareho. Okay. Pareho. Ang ano lang dyan is, yun nga, pag umiidad, di ba, syempre, bumabagsak siya. Okay, so doon sa lalaki, kapag nag-iidad, pinapatanggal na. Pag may iidad na, yun ba, pinapatanggal na. Meron na bang incident ni Doc na pumunta sa inyo kasi ang daddy niya nandito na? kasi nagsag na pumupo na nandito na. I had 2-3 patients na pinatanggal niya na kasi may iidad na. Kasi may iidad na. Pero hindi siya bumabarang doon. Siguro, iniisip niya, wala na siyang... wala nang use. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Matanda na eh. Oo, matanda. Yes, tinanggal na. Bayad na lang. Tinanggal na. Kaloko naman ito. Yan. So, pagka nilagay na siya sa dibdib, forever na yun. Yes. Kasi pag nag-function yung body natin, tatanggapin niya kung ano man yung nilagay yes, doon. Ang healing process nun, Doc, gaano katagal? Usually 7 days, we remove the sutures. No, okay. Pero yung talagang 7 days. Okay. That pero yung talagang full recovery na mobile na yun, ano? Siguro mga 2 weeks. 2-3 weeks. 2 weeks? Pero, syempre, may swelling pa ng konti yan. You have to massage. No? Para ay, hindi... Ano, imamassage pa yun? Imamassage, yes. Bakit? Para yung ano, yung mas maging mobile siya. No? Yung pinakabahay niya. Ah, yung pinakabahay niya, eh, maluwag, lumuwag. Kasi dapat nag-move eh, gumagalaw yung implant sa loob. Pag nagkaroon ng... Ano araw-araw dapat ginagano? Yes, araw-araw. Siya lang mismo, gagano'n na, niya. Siya na, May ano, how to do it. Ah, okay. Ah, merong how to do it. Saan sa YouTube? Tuturo niyo rin. Tuturo niyo ng surgeon, yes. How to massage. Not just massage na gano'n, hindi. Meron ba mga pagkakataon? Hindi, pumasok lang sa isip ko. Di ba nagtanong ako sa inyo before na may mga pasyente na nagdadala ng mga picture ng mga artista. Dumadating ba yung pagkakataon na, Dok, itong dibdib nito gusto ko eh? When it comes to the breast, mas madali yan. No? Even if you bring picture, madali sa breast. Compared sa ilong, sa mata, yan. Pag may dalang picture, mahirap. Kasi structure ng mukha niya. Yes, pag sa breast kasi, madali. Pag nakita mo, malaki o yung put a big implant. Ganun ang ano nun. Tsaka ang breast kasi usually tago. Oo nga. Oo. No? So hindi masyadong okay lang. Oo. Baga hindi masyadong papansinin yan pero may damit eh. May naka-cover. Hindi katulad ng nose tsaka ano kitang-kita. Yes. Okay. Wala na po tayong oras. Marami pa akong pwedeng itanong sana eh. Gusto ko sana magtanong pa ng iba pa eh. Okay. Yan mo, bibigyan natin ng part 2. Dami pa rin tanong dito. In-entertain lang namin. Siyempre, kami host. Kami At saka yung tanong din naman nila, yun din naman itatanong natin. Okay, maraming salamat. Maraming salamat muna, Dr. V. Magpo-promote muna si Dr. V. Saan pwedeng makita si Dr. V? Ito na po yung mga... pwede puntahan. Dalawa na po yung branches natin. Yes. Yung meron mo tayong new clinic. Yung bagong bukas po natin is at Air Force One Building, City Mall, Naya Road, Paranaque. Mas madali makita. Mas madali po makita along the highway. Yes. Baka pupunta pa kayo ng ano, ha? Ng Oyster Plaza. Wala na po. Yes, na po wala na po yung ating Oyster Plaza. And the other one is at 215 Aguirre Avenue, BF Homes, Paranaque. Yan. Okay, sa lahat ng mga nanonood sa atin, ito po yung email address ng Dr. V, ni Dr. V, ng Vasquez Clinic. Vasquez.cosmetic@yahoo.com. Ang contact number po niya sa lahat po ng mga nakikinig sa radyo, 829-9755. Ang cellphone number naman, 0917-866-2714. Ayan. Uy, Dok, pagka medyo pahabol lang, merong isang pasyente na galing sa, I mean, outside Luzon. Tapos gusto niya, kayo, nakikita niya kayo, syempre may tiwala na sila sa inyo. Pwede ba kayo mag-travel o yung mismong pasyente nila mag-travel dito para kumpleto kayo? Yes, mas ideal is kung pupunta siya. Pupunta na lang. Pero
kung pupunta ako, usually I go sa Iloilo, meron akong ano sa Iloilo eh. Mm-hmm. Usually I go to Iloilo pag may mga patients. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay. So far Iloilo pa lang ang ang may ano, may pinakamalayo. Yes, oh, Iloilo. Lagot kayo. Hindi nagsiselo sa asawa mo, Dok, pag meron ka inooperahan? No, breast ano ka ba? Doktor naman. Yan eh. Hindi naman. Sanay na siya. Salamat na tayo kay Dr. V. Dok, okay, thank you very much. Maraming salamat. Okay, maraming salamat muna sa Vasquez Clinic. Thank you very much. Contact number niya, yan na po sa inyong mga screen. Thank you very much. And of course, maraming, ito yung kanilang website. Tapakita natin yung website nila. Website. Yan po kanilang website. Yan pa rin, Doktor. Yes. Oh, yan ang website nila. At para sa mga Facebook. Yes, sa Facebook. Yung pa rin. Yung Vasquez. Yun lang. Hanapin nyo lang yun. Ito na yun. Vasquez.cosmetic@yahoo.com. Hanapin nyo lang po. Maraming salamat. At oras na po para kami magpaalam. Ako po si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ako naman po si Rocky. Magbabalik kami bukas ha, para sa balita ngayon alas 11 ng umaga. Pero dito po, babalik pa rin tayo sa inyong paboritong programa. Kompletos Brigados! Bye! Bye!